Heto na ang hinihintay ng mga Lakers fans, kukuha na ng reliable big man at ibabalik na si Anthony Davis bilang power forward next season. Pero bago yan, Jayson Tatum bibigyan ng $315 million contract ng Boston Celtics. Matapos sa magkampyon, bibigyan nga po ng Celtics sa massive contract si JT na ayon sa report nakatakdang ibigay ng Celtics ang malaking kontrata kay Tatum next week na nagkakahalaga ng 5 years $315 million. Na magiging largest contract sa history ng NBA. Mas malaki sa nakuhang kontrata ni Brown last offseason na nakakahalaga ng 5 years $304 million. Well, gusto ng Boston na ang duo ni na Brown at Tatum ay maging long term kasama si na Jrue Holiday at Derek White. Dahil nakita naman natin ang kakayahan ng dalawang star player, ibinigay lang naman nila ang 18th banner ng Boston Celtics. Deserve naman ni JT ang ganito kalaking kontrata dahil sa pagiging 3 straight na season na nitong kabilang sa first All-NBA team. At pasok siya palagi sa top 10 ng MVP rankings. Maraming fans nga po nagsasabi na dapat si Tatum ang nanalo ng Finals MVP award dahil mas maganda ang mga numero nito kaysa kay Jaylen Brown noong Finals. Samantalang matutuwa ang mga Lakers fans sa balitang ito, kukuha na ng reliable big man ng Lakers at ibabalik na si Anthony Davis sa pagiging power forward. Ngayong tapos na nga pong NBA Finals, naghahanda na nga pong mga NBA team ngayong offseason para sa NBA draft, free agency at sa mga contract negotiations na siya magbibigay boost sa kanilang team. At para nga po sa Lakers, ayon sa report ni Ian Begley, ang primary focus daw ng LA ay humanap ng center na ipapartner kay Anthony Davis. Ayon din sa report, talaga minomonitor daw ng Lakers ang mga big man na magdadrop dahil sila ay may number 17 pick sa first round. Plano din daw kumuha ng team ng center ngayong free agency na siya magbibigay opportunity daw kay Davis na maglaro bilang power forward kasama ang isang sentro. Well, siguradong matutuwa ang mga Lakers fans sa balitang ito, hindi lang ang mga Lakers fans kundi maging si Anthony Davis dahil mas prepared talaga nito ang paglalaro bilang power forward. Mas may iwasan rin na ma-injured ang Lakers big man kung hindi na ito ang sentro. After mag-champion noong 2020 season, ipinakita lang ng Lakers na mas malakas at magaling sila kung may mga big man sa loob kasama si Anthony Davis. Kung ibabalik ulit nila ang ganitong game plan, may chance na makuha rin ng Lakers ang kanilang 18th banner gaya ng Boston Celtics.